Good morning guys, so meron na naman tayong gagawing makina. So binaba ito kanina. So tingnan natin. Gloves muna tayo. Kasi ito yung hindi naman to contaminated guys, pero ginagamit ko sa pasyente na ano. So ito guys, ito yung aming video laryngoscope guys na Karl Storz CMAC 8403ZX. So may nireklamo ng user guys, tingnan natin kung ano yung problema. So ano, not working video laryngoscope. So ayan guys, ayan. Meron siyang display, meron siyang indicator, pero wala siyang display. Ito yung mga common issue ng mga laryngoscope, video laryngoscope guys. So napakadaling gawin lang to guys, kasi na-experience ko na mga ganitong problema. So meron kaming tatlong ganitong unit, isa sa OR, isa sa ER, at saka isa sa ICU. So CMAC 8403, dalawang model to guys. Meron din kami isang model na isang CMAC yung gamit namin sa ICU. So Storz din, pero yung lumang modelo. Actually kinonvert ko na yun, ginawa ko na ng isang malaking display. Ito kasi portable. So saka sa OR ganitong model din, 8403ZX. So ito yung problema niya guys na nireklamo ng iyo pasyente, user. So ayan, namamatay-matay sindi yung ilaw niya. So ayan o. So, ayun o. Ayan guys. Nagbiblink yung ilaw niya. So, unang gawin natin guys, dalawa naman to yung binaba dito na akin na ano, binaba na laryngeal blade. So, itong blade kasi na to, nandito na rin yung camera. So, ito yung pinaka mahal sa lahat kasi nandito na rin yung camera. Ayan. So, unang-una i-inspeksyon natin yung mga connector kung baka ako nagkukurod na. So ayun guys, ito yung problema niya. Nagbiblink lang yung ilaw, tapos nagbablink yung black, blue color yun na indicator light, yung button niya. So ito yung nireklamo ng user, hindi daw gumagana. So una guys, magpapalit ako ng isang ano pa. Magkakabit ako ng isang, tingnan ko muna itong isang ano, laryngeal blade. So ayan, galing. Dalawang size kasi ito guys, isang number 2 at saka isang number 4. Ayan. Isang pang adult, isang pang pediatric. So ito nga palang makina to guys, gamit namin to sa ER. So gamit kasi namin yung mga luma kasing laryngeal blade, laryngoscope ganito guys. Yung ito yung laryngoscope namin dating mga hindi sa digital. Ito yung mga laryngeal blade namin. Yung ano lang, yung manual lang siya guys, di baterya, ilaw lang. So ngayon mayroon na siyang camera. So ito yung ito yung nakakabit niya, number 4. So i-check ko muna yung number 2 na blade kung ganun din ba. Sir, good morning. Good morning, boss. Sir, ka pare. Hello, ano diyan? Ay, ano? Drill machine? Give the hair, baba. Magbubutas ka rin. Bakit? Masyado. And then guys, ito yung kakabit natin, yung tingnan natin yung isang blade kung ganun din ba ang problema niya. Ayan, ay ilaw. So ayan, ganun din guys, oh. Nagbiblink din yung ilaw niya. Ayan, nagbiblink din ang ilaw. So ayan, oh. So wala pa rin siyang display. Ayan, nagbiblink lang yung ilaw niya. Ayan, nagbiblink lang. So patayin muna natin. So unang gagawin natin guys, i-check natin yung cable. So alam natin walang problema yung ano, kasi posible naman dalawang laryngoscope, dalawang blade, ganun ang problema. So meaning
Doon pa lang mabibiripay natin na hindi problema yung camera, ay yung ano natin, yung camera, yung blade. So check lang natin guys yung kable niya. So isa-isa. So gagamit tayo ng meter guys. Ito. Basic na chine-check ang kable. So gamit tayo ng meter. Lagayin din sa resistance, buzzer. So ito guys, dapat meron kayong ganito katip tin na tip. So madali silang madali ating i-trace kasi yung ano niyan butas. Unahin muna natin yung gitna. So yan, itusok mo lang yan sa gitna. Yan, tusok mo lang yan ganyan. So, parang karayom lang kalakihan guys. So, tingnan mo yung gitna niya. So, okay siya. Okay yung gitna. So, sumunod guys. Ilang bang, ilang, ano lang to guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 8 pins siya guys. 8 pins lang. So, mag-start ako dito sa isang ito. Dito ako mag-insert. Pasukin mo lang yan. So, hindi siya maayos na pagkakabit. Hindi siya maayos pagkakabit guys. Isang pin. Ano ba ito? 1, 2, 3, 4. So wala ano siya, hindi siya nakaabot ah. Yan, tusok. Yan. So okay siya. Natuwan. Pangalawa. Kailangan guys, nakabaon yung ano. Kasi hindi mo rin makasukat ng maayos pag hindi nakabaon yung tip. So ano lang kasi ito guys, ang connection lang nito is yung supply at saka yung transmitter, yung video, yung ano niya, yung video transmitter niya, yung parang ano niya, yung parang yung connection niya ng video, yung audio video niya. Kasi wala naman tong audio, so video lang siya. So ang connection lang nito dapat positive yung ano niya, yung connection lang niya nito is isang positive, isang negative, at saka yung audio video yung positive at saka ground. So yun lang yung check natin dito. So dalawa na yung may connection. So ito wala. So sumunod. Ito wala din. Ito sumunod. Ito wala din itong isa.
One, tatlo na yung may connection. Wala din tong side na to. Last. So, wala din siya. Wala din siya. Ito nga pala guys, pag nakita mo yung medyo hindi maganda yung connection niya, corrosion ng ano niya, yung connected connector niya, kailangan mo siyang bugahan ng cleaner lang guys. I-clean muna natin guys. So, cleaner lang muna. Linisin natin ng cleaner. Yun lang yung panglinisan ng CR6 na yung quick dry na contact cleaner. So, pangtanggal lang to ng corrosion. So, huwag kayong gumamit ng contact cleaner guys na may oil base kasi ito pang electronic cleaner talaga yan. Contact cleaner. Hindi yan siya oil base. Walang oil. So, quick dry siya. Ilang segundo lang, dry na siya agad. So, check natin ulit. Yan guys, meron. Kabilang side. Oh, meron din. Sumunod. Meron din. Ayan guys, so meron na siyang mga kontak. Binugahan mo lang siya guys. Meron na siya alagad ng kontak ulit. Ayan. So ayan guys. Napakasimple lang guys ang problema. So, meron ulit. So, ayan guys. Kanina nasukat lang natin tatlong connection lang. Ngayon, lima na. Limang connection na ano siya guys. So, ngayon guys, titesting natin ulit yung kable. Bugahan muna natin ang ito rin guys, kailangan din nating bugahan yung ano. Bugahan din natin tong connector dito guys. Ito, ito. Linisin mo din 'yan. Bugahan din natin ng ano yung connector na 'yan. So, bago ka magbuga niyan guys, tanggalin mo muna tong power niya para sigurado tayo. So, ito yung pinaka-importante. Tatanggalin mo muna yung power. Bago ka magbuga ng ano diyan. Tanggalin mo yung power. Actually guys, ito may baterya to. Meron siyang built-in battery. So, dumi-dumi na nga. So, ayan guys, isa rin 'yon sa mga problema, yung nagko-corrode, nagkakaroon ng corrosion kasi dito sa ano, masyadong mataas ang humidity. So, sa mga medical equipment guys, common issue yung mga humidity niya, yung corrosion ng mga contact, yung connector. Siyempre nasa AR to, naka-expose lang to guys, nakasabit lang to doon sa isang IV full. So, expose siya. So, isa sa rin sa mga, ayun, dumi-dumi nga eh, puro palikabok ko. So, expose siya sa, ano, labas. Kasi open close ang AR namin dito. So, isa rin yung sa mga nagiging problema, sa mga corrosion lang.
Tingnan mo tayo kung corrosion lang ba o may problema tayo sa kable. So ito nga pala guys, meron tayong memory. So meron tayong SD card dito. Dito nakasave yung mga data na kinukuha ng user. Yung dito nakasave yan dyan. So meron tayong ilang gig to. Ayan. 8 gig RAM guys. So meron tayong 8 gig RAM na dito na nakasave. So yan. Ito guys, meron siyang HDMI, may USB. So ang dumi-dumi. So pwede mo ikabit kasi ito guys sa malaking monitor o TV. Pwede mo siyang i-connect para makita mo yung malaking image kasi dito maliit lang siya. So yung sa ICU kinabit kasi lagi silang nag-ano doon, nag-i-intubate kasi gamit pala nito by guys pag nag-intubation sila. So nag-intubate ng pasyente, so kailangan nila ng laryngoscope, video laryngoscope. So para hindi, kasi dati tsambahan lang guys pag ginamit mo yung mga ganitong blade. So hindi mo nakikita kung pasok ba yung tube, 80 tube dun sa pinaka ano niya, sa laryngeal niya. So ang sa bagong mga bagong technology guys, gumamit lang siya ng video laryngoscope habang ini-intubate yung pasyente. Kitang-kita mo yung alangala o sa, yung pagpasok ng yung ano, yung pagpasok ng ano 80 tubes doon sa isa pa ano ng pasyente. Para hindi siya talagang pasok talaga siya. Tama yung sa tama yung pasok ng 80 tube. Kasi pag hindi tama yung 80 tube paglagay guys, mayroon ding posibilidad na magkakaroon ng problema yung pasyente. Kasi hindi mo mapasok doon sa lungs yung ano niya, yung pressure. So kaya kailangan talaga nila ng ganitong video laryngoscope na nakikita nila na pasok yung ano, 80 tube. So ito lang yung gamit niya guys. So ngayon pililinisin ko ito, bubugaan ko nito. So basta wag lang kayong gumamit guys ng ganito na cleaner na leak, ano, may oil base kasi sisira yan. So huwag kang gumamit ng oil base, pang electronic talaga. So after nung binugahan natin, so bubugahan natin ng pressure para matanggal din yung ano. So ayan guys, ikakabit natin ulit yung power. Ito nga pala guys, dual to na kabitan ng ano. Dual sa, meron sa dito, meron din pa sa dito. So pwede mo siyang ikabit dito sa yung dual connector ng ano niya guys, laryngeal blade camera. So dual to. So pwede mo ikabit dito sa likod, pwede mo ikabit dito sa may side. Ngayon, iti-testing na natin yung power on. So, kabit natin yung wala pa yung Saudi ko! Wala pa yung Saudi. Bigyan mo lang yung seat. Ha? Ah, sige, sige. Para bayaran mo lang sa kanya. Ah, sige, sige. Ah, sir. Thank you, sir. Ah, sige, sige. Pag mo lang siya, sabihan mo ko. No problem, sir. So and guys, kakabit muna natin yung saan ba yung number large? Ito yung adult. Ito kasi yung hindi gumagana. So may guide naman to guys, hindi mo siya pwedeng ipasok na baliktad o reverse kasi mayroon siyang guide na dalawang ano. Kailangan pasok. Ayan. So and guys, pagpasok mo pa lang, oh, mayroon na agad siyang ilaw. So ayan. So kita mo naman. So hindi na siya nagbi-blink. So okay yung kable mo. Walang problema yung kable kahit galaw-galawin ko yung kable niya. Kasi minsan naglulus din yung kable, pero mas maganda kung galaw-galawin mo yung kable para malaman mo kung talagang may putol yung kable. So wala naman. So ayan guys. So ayan, steady dapat kasi yung kulay ng
button na to. Ito yung capture button. Na pag nag-capture ka, ayan. Ayan, pag nag-capture ano ka, ayan. Ayan. Ayan, capture. Ayan. Pag nag-capture ka, ayan, meron na dito sa camera. So ito nga pala guys, napakagandang klaseng laryngoscope, laryngal ano, video camera to. Laryngal video. Laryngoscope. Digital video laryngoscope pala tawag dito. So napakaganda yung kulay niya, kuha niya. Siyempre Calstors. So napakaliwanag pag pinasok mo yan sa pag pinasok mo to sa ano, isopagus nung ano, pasyente talaga, kita-kita nga lang ala. Pasok yung butas. So yan, pag mga ganyan, kakapture nila. Kakapture to. Yan para mag-save yung ano niya. Ayan. Ayan. Ibig sabihin nag-save na doon. So, pwede mo rin tong i-video. Pwede mo rin siyang pwede siyang video, guys. Pwede rin siyang camera. So, ito na napakaganda nito kasi pwede siyang i-video, pwede mong i-video yung pagpasok ng ano, pwede mo rin siyang capture. So, ayan guys. Gumagana na siya. So, napaka-simple lang. So, napakamahal to guys pag pinagawa mo sa labas o ipapadala mo sa car stores pag pinagawa mo. Napakasimple lang naman ang sira, yung connector lang, yung adapt connector lang dito sa ano ang problema niya. So ayan oh. So napaka. So i-testing ko rin yung isang blade, yung pang pediatric. So ayan. So okay yung adult. So kabit ko rin tong yan. Ayan guys. May ilaw. Ibig sabihin, walang problema talaga yung laryngeal blade natin. Yung camera mismo. So, wala. Ayan, napakalinaw. So, malinaw to guys. Kuha niya. Oh. So, napakalinaw. Lalo na pag nakakabit to sa malaking camera, monitor guys. Napakalinaw to. So, ganun lang ang simpleng sira niya. So, sa issue niya, ganun nagbiblink yung nagbiblink yung ilaw na to. So alam mo na may problema ka sa connector. Either yung kable ang may problema mo or yung mga connector na nagkukurod sa may ano. So una sinik natin yung kable, okay naman siya, may resistance naman, may continuity naman yung kable niya. So dito tayo mag-focus sa connector ng mga ito, itong blades ito, bugahan mo to, blades. Ito rin yung dito. So bugahan mo rin 'yan. So okay naman siya. Ayan. So ikabit na rin natin guys sa isang connect, isang ano. Ito guys. Dito. I-testing din natin yung kabila, itong connector na to. Kasi dalawa 'yan eh, ito at saka itong side na to. Tingnan natin kung gumagana rin ba to. Kasi ganito yung iti-testing mo rin yan. O, yan, pasok. So, kailangan mong, okay, may image ba? Ayan, meron din naman siyang image guys doon sa side, sa likod na connector. Ayan o. Ayan, yan. So, malinaw. So, hindi maghihirap yung doktor pag pasok nito sa bunganga ng pasyente pag nag-intubate. So, napaka-importante ito sa mga ICU, OR, ER. Napaka-importante sa kanila to guys. So, hindi sila gumagamit ng yung ano, yung ordinary na laryngoscope na ganito. Ang gamit namin, may ilaw pa eh. Ito naman, fiber optics na to, na blade. Fiber optics yan. Ito naman, ilaw pa. Yung luma pa na klase. Yan o. Yung riser na ilaw pa yan guys. Lalagyan mo ng ilaw dyan. Lagyan mong handle na ano. Karoon sa lang ilaw. Pero ilaw lang yan guys. Pang silip lang. Pero ito talaga camera na. So napaka ganda na. So yan lang guys. Ito lang yung i-share ko sa inyo ngayon. May napaka simpleng problema lang. So pag pinagawa mo yan, napaka mahal.
babayad ka na ng siguro kung sa Pilipinas pinakamababa singilan dyan 10,000 o dito pinakamababa singilan 5,000 nasa 50,000 mayigit service charge lang yan guys dito service charge 5,000 real so dito tapos ang sira lang niya napakasimple lang connector lang guys so walang problema yung blade niya yung camera niya so connector lang ang may problema na guys so yan sana may nakuha kayong technique guys napakasimple lang ko okay patayin natin.